Mukhang mailap sa mga tindera ng bilog na prutas ang swerte sa kasalukuyan. Dahil kasi sa mataas na presyo ng mga prutas, kakaunti lang ang bumibili. Si Luisa Erispe sa report. Matumal ang bentahan ng mga prutas sa Divisoria ngayong araw. Ayon sa mga nagtitinda, maging sila apektado kasi ng paglobo ng presyo. Ngayon lang siya tumaas ng ganun. Tumataas dapat siya 50 pesos, 100. Ngayon hindi, 500, 400. Ganun ang tinaas. Matumal, ma'am. Tapos mahal po ang mga bili. Kahit din po kami, di namin alam kung may panggagastos kami nito sa New Year. Masyado talagang matumal. Ngayon nga lang po, mataas na. Mas lalo pa bukas, hanggang 31. Hindi lang basta 5 hanggang 10 piso, kundi halos dumoble na ang presyo. Ang grapes kasi na dating 150 lang kada supot, ngayon ay 200 hanggang 250 pesos na. Kahit ang orange, 30 pesos na kada piraso mula sa dating 25 pesos. Ang peras naman at apple, 3 for 100 na. Ang green apple, 40 pesos kada piraso. At ang clementine o kiat-kiat naman ay 200 pesos na per pack. Kahit nga ang mga pampaswerte, nagtaas din. Kung dati, may mabibili ka pang 20 pesos, ngayon 35 pesos na ang pinakamura. Ang tikoy naman, 70 hanggang 180 pesos na ang presyo. Inaasahan na sa mga susunod na araw, hanggang sa 31 ay tataas pa ang presyo. Kaya naman, ang ilang mamimili dumagsana ngayong araw sa Divisoria. Medyo nakakagulat ang presyo. Hindi kasi kami sanay dati, mura pa po yung mga bilhin. Ngayon, sobrang mahal na po talaga. Yung talagang needs, yun yung binibili namin. Kahit tig-isa o dalawa, kailangan ko po bilibili. Kahit naman marami na ang mamimili, tiniyak ng mga pulis na ligtas ang lugar. Katunayan sa buong Disyembre, iisa pa lang ang natanggap nilang ulat ng pagnanakaw dito. Pero may paalala pa rin sila sa mga mamimili. Sa ating mga kababayan na gusto mamili ng ating panghanda sa darating na New Year, maging alam po tayo, maging maingat, mapagmasid, maging vigilant sa ating mga gamit para po hindi tayo mabiktima ng mga bad elements na umiikot dito sa area. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.